Pili daw siya po tao, na gamers mo, para hindi ka na mahirapan, alam mo, ano mo na yung gift mo. Nakapalik sila sa power. Ano hindi yung power na mag-ayon ng tao, pero yung power na tumulong tayo. Kasi sila talaga, sila yung totoong nagmamahal sa Pilipinas at sa mga Pilipinas. Kaya deserve nila lahat ng pagmamahal ngayon, pagmamahal natin sa kanila. Kaya nakita ko ako kanina na may pinapakita kayo na made in Malacanang. Eh, galing ko sa premiere night. Oh, talagang binili niyo po. From the campus, from campaign, nanggaling ako doon, nag-support ako from the rallies, hanggang ngayon, until now, kaya hindi ko pinagsisihan na napasya ko, ano ko na yun, take the risks and consequences, kasi yun yung pinili natin, at least, tumindig tayo kahit hanggang sa huli ang sa dulo. Kasama natin yung barko sa lahat ng laban. Ma'am, opinion niyo po sa mga taga-simbahan, sabihin na natin direkta ng taga-simbahan kasi sumasabi ko yung mga sinasabi na kailangan daw kong i-boycott itong pelikula na ito. Siguro, panoorin muna nila. Kasi si Daryl Yap, magaling siya eh. Magaling siyang magpaikot ng story. At dun, yun yung pinaka-plot twist ng movie. Kaya panoorin muna nila bago nila i-judge. Thank you po, ma'am. May kami napapaiyakin kami ng movie na yun. So, nag-ready na kami. Talagang pinaghandaan nyo talaga, ma'am? Yes. Ngayon kami nagka-free time. Kaya ito yung Sundays, family day. Ayan, so kung sakali po, ma'am, kailangan pa ba natin na humingi ng part 2 dito sa pelikula? Siguro may sige niya. Kasi inakabang-abang talaga siya eh. Ma'am, ano pa mensahe lahat sa mga kabataan tulad nyo na hanggang ngayon ay patuloy pa rin tumutubig siya dito sa pamahalaang Bongbong Marcos? Siguro, this is the other side of the coin eh. So kailangan marinig natin yung side ng iba. Wag lang tayong one-sided. Pakinggan din natin yung the other side of the... Eh, sa mga kabataan, ma'am, katulad nyo, ano pa mensahe natin? Sa mga kabataan, kung talagang mahal mo yung bayan mo, isipin mo rin kung ano yung mga sinasabi mo kasi may mga tao na sensitive eh. So dapat, kung talagang mahal mo yung bayan mo, ipakita mo. Hindi mo kailangang manakit, hindi mo kailangang sirain yung relasyon mo sa mga ano dahil lang magkaiba kayo ng paniniwala. Ayun, so kailangan ano tayo eh. Hindi tayo magkakalaban dito. Magkakakampi tayo kasi iisang bansa lang tayo. So dapat magkaisa tayo. Walang kulay, walang ano, kailangan iisa lang tayo dito kasi pag hindi natin sinuportahan yung gobyerno natin, ma'am, babagsak tayo pare-pare. Ano naman po ang inabangan natin dito sa pelikula to? Anong eksena kaya na ang panunuri natin? Siguro kasi di ba po yung Made in Malacanang, yun po yung the last 72 hours na nangyayari. So, hindi ko pa napapanood kaya wala pa ako. Ano pa mensahe natin, ma'am? Last na lang, ma'am. Ano pa mensahe natin na habang nagkakagulo-gulo po sa Malacanang, no? Within 72 hours, ito naman si dating Pangulong Cory Aquino. Ay naglalaro naman dyan kasama ang mga madre, nagkakasiyahan sila, kumbaga umahalakak sa kasiyahan dahil alam nila sila yung magtatagumpay na mapababa ang ating Pangulong Ferdinand Edrarin Marcos. Regarding po sa issue na po yan, wala pa po akong any say kasi hindi ko pa po siya napapanood. Uh-huh. So siguro after the movie ko, dun po lang po. Ma'am, abangan namin kayo, mama. Okay lang, amos interview, mama. Yes. Thank you, ma'am, ang pangalan nyo? Griselda. Yeah. Thank you so much, mama. Thank you so much. Ito, grabe mga kamaster, no, dinumog, dinagsa itong SM North Edsa, no, kung saan nandito tayo sa may third floor ng SM North Edsa, mga kamaster, no, dinagsa itong cinema to. Dito po, isa sa mga pinalabas ang MIM, no, itong Made in Malacanang, mga kamaster, pila-pila, no, ayan, pila yung mga kamaster, no, grabe. Thank you.
mamaya papasok na, mapasok na dito na. So, na sila mga kumasok, papasok na. Ay, sige, okay lang. Ito pong itong EDSA Revolution tayo, anong masabi nyo dyan sa kanyang ginawa? Hindi ako nakipartisipate dyan. Hindi. Nung isa pumunta ako, yung si Rap. Pero? Nung, kaso nung pumunta ako, wala na. Wala, tapos na yung wala nang rally doon sa akin sa may... EDSA? Oo, sa may EDSA, wala na eh. Nung pumunta ako, nung, kaso wala. Pero kay Marcos, hindi ako nakipartisipate. Okay naman, Martian na dito. Tataka nga ako bakit nabuhay ako sa panahon ng ni Marcos, maayos naman hanggang ngayon nakikinabang ko sa 13 month niya LRT niya okay. Yung kanyang mga nagawa heart center doon ako nagpapagamot niya sa heart center. May tanong ako dyan, may binabayar po ba kayo sa heart center? Hindi, kasi may health card ako may health card libre. Wala akong problema ni Marcos, kaya nga nung mapawala, nung mapalaya sila, nalungkot din ako. Yung election nga, siya binoto ko noon, yung election ng February noon, binoto ko siya noon. Panalo rin siya, kaso talo raw. Si Bombong, binoto ko. Si Irene, si Bombong ngayon, binoto ko rin. Mensahe na lang po sa ating President Bongbong Marcos po na ngayon, ano po? Ay, kay Bongbong, talagang pinagdadasal ko yan. Manungkan na sana matapos niya yung term niya. Ha? Maayos naman si Bongbong. Sana God bless him. Ganun. Pagpalain siya ng Diyos. Yun. Pati yung pamilya niya. Sila ay ni lahat ng mga Marcoses. Sana mabuti nga kayo nakabalik siya. Yan, okay. Thank you, Tay. Yeah.